Good morning mga kapatid. Isang mapagpalang araw ng Linggo po sa ating lahat. Kumusta po kayo? Dalangin ko po ng bawat isa po sa atin ay nasa maayos na kalagayan. Alam niyo po, yesterday no, natapos po ang ating one week prayer and fasting at gusto ko pong batiin ang bawat isa po sa atin. No? Alam niyo po, that's a good way to start up ito pong taong 2021. At maganda po na sa ganong through our prayer and fasting, maitaas po natin ang ating mga nais no, sa ating Panginoon as He leads us ngayong taong ito. Amen? At I pray that the Lord was able to give you a fresh experience of Him, new revelation, new message coming from the Lord. Ang daming new, no? Kasi nga po, new year ngayon. Alam niyo po, no? At happy new year po pala sa bawat isa po sa atin. Alam niyo po, sabi ko nga po, maraming new. No, pati taon po natin brand new. Pero although our year no is brand new, one thing that remains the same as the mission that God has given to us. Amen. The mission remains the same, mga kapatid. And that is to go into all the world and make disciples. And this has been the mandate na ibinigay po sa atin ng Panginoon since then. And this year, that will remain our focus as we dedicate po itong panibagong taon sa ministry po na ibinigay po sa atin ng Panginoon. Kaya, despite of all challenges po na ating pong kinaharap for the past years hanggang ngayon of not meeting physically, sobrang miss na po natin ang bawat isa, having physical fellowship, but we will keep on praying and claiming that the Lord will continue to enlarge our tents, praise God, amen, as we continue to be faithful and giving, praying, and going towards mission. Kaya mga kapatid, this month, no, ang ating pong brand new series ay pinamagatan po nating Stretch Forth. And I pray that as we start po itong series natin for this month, dalangin ko po that each and every one of us will really be reminded to be focused and be back sa mission po na ibinigay po ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. And I am privileged this morning to share with you yung ating pong unang topic no, sa ating pong brand new series. At ito nga po ay pinamagatan natin Go Into All the World. Next week po, pag-uusapan naman po ang global missions. Kaya wag po kayong mawawala. Alam niyo po, Go Into All the World. No? Ito po ay madalas na po natin naririnig, no? Siguro familiar word or familiar passage. Parang lagi ko na itong naririnig, Ate Rich, ayan, no? But I pray, kapatid, na sana kahit familiar sa'yo ang title natin ngayon ng ating message. I pray that God will give you new and fresh revelation and experience of Him ngayong umaga. Kaya huwag ka munang umalis, kapatid. Dalangin ko na samahan mo kami hanggang sa matapos ang ating gawain sa umaga pong ito. And allow God to really speak to you sa umaga pong ito. Amen po ba? Alam niyo po, ang atin pong mensahe sa umaga pong ito ay manggagaling po no, sa aklat po ng Genesis. Pero bago po tayo pumunta sa atin pong topic, I just want to give you a short background patungkol po sa aklat pong ito. Ang aklat ng Genesis ay unang aklat po sa Biblia. At ito po ay merong 50 chapters. At ito po ay nahati sa dalawang bahagi. Verse 1 to 11, ito po ay tinatawag na primitive history. Here, God's focus on mankind. No? Dito po natin makikita, dito po natin mababasa the story of creation, fall of man, flood, and the dispersion, or yung sa Tower of Babel. And on the other part po, mga kapatid, in chapter 12 hanggang 50 po, dito naman po natin mababasa yung patriarchal history or God's focus on Abraham family. Dito po natin mababasa ang patungkol po sa ating mga patriarchal father, Abraham, Isaac, and Jacob, and even the story of Joseph. But this morning, dun po tayo muna sa part 1, no? Dahil po nandoon po no, sa isa pong bahagi ng part 1, manggagaling po ang ating mensahe sa umaga pong ito. Kaya mga kapatid, let's go back sa part 1. The story, yung ating pong part 1, as 11 chapters. Chapter 1 and 2 talks about creation. In the beginning, God created heaven and earth. Dito po natin makikita na in this chapter din po, God created man. No? And to His likeness or image, nilikha po ng Diyos ang tao sa kaayon sa kanyang wangis. And God instructed them what? To be fruitful, multiply,
fill the earth and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, and over the birds of the heavens, and over every living thing that moves on earth. Yan po ay nakalagay in Genesis chapter 1, verse 28. And that is the very mission that God has given po, no, sa tao. And as we start po yung ating topic sa umaga pong ito, ang ating pong message ay magmumula po sa Genesis chapter 11, verse 1. Pero alam nyo po, no, dun sa story of creation, after po nun, makikita po natin in Genesis chapter 3, verse 5, makikita din po natin the story, yung paano po nag-fall ang man. The first sin man committed. Amen po ba? At dahil po doon, nagkaroon po ng gaff, nasira po ang relasyon ng Diyos ang ng tao, no? Dahil po ang Diyos ay banal, no? Hindi po niya tinotolerate ang kasalanan, so nagkaroon po ng gap. But alam niyo po, God is a really faithful God, and He is a merciful and a gracious God. Amen? Nakita po natin kung paano din niya ni-restore ang mankind, no? Pero dahil nga po sa makasalanan ng tao, no, God was able to send a flood. Ayan, nagpadala po siya ng flood para ano po? Dahil po, ang instruction nga po ng Panginoon is to multiply, no? Talagang to subdue the earth and multiply, no? But alam niyo po mga kapatid, yung nais po ng Panginoon na mag-multiply those yung mga tao po according into His image. Kaya lang po in Genesis chapter 6, ang nag-multiply po ay mga wicked people. That's why God sent a judgment through the flood, no? Mababasa po natin doon. At God chose one man, a righteous man, para po magsimula ng panibagong lahi, panibagong generation, and that is Noah. Amen po ba? Sa lahi po ni Noah, muli pong nag-start ang mankind, no? Sa lahi po ni Noah, nagsimula po ulit ng panibagong creation ang Panginoon. Amen. At the family of Noah, no, talagang nag-multiply sila, no, talagang dumami po ang kanilang lahi, and after the flood they remain in one place. Ito lang po yung mali doon, no, sila po ay nanatili sa isang lugar, which is against the will. Mamaya po pag-usapan po natin yon, against the purpose ng Panginoon. Kaya nang ginawa ng Lord, the Lord dispersed them. At ito po ay mababasa natin in chapter 10 to 11. Makikita niyo po how God really faithful to His mandate to really be fruitful and multiply. No, since hindi nila sinunod yon, gumawa ang paraan, ng paraan ng Panginoon to disperse them upang sila po ay mag-scattered, no, all throughout the world. Amen? At sabi ko nga po, ang text po natin ngayong umaga ay from chapter 11, verses 1 to 9 of Genesis. And this is the story of the Tower of Babel, or Tower of Babel. But before that, mga kapatid, let us pray. Samahan niyo po muna akong manalangin. Panginoon, maraming salamat, O Diyos, sa umaga pong ito. Pinupuri ka po namin, Lord. Dinadakila, Panginoon, at sinasamba, Panginoon. Lord, dalangin po namin na as we study once again your word, Lord, I pray, Lord, that may you minister to your people. Give us a teachable heart, Panginoon. Give us a listening ears, Panginoon. And allow us your word, Panginoon, to speak to us and to transform us, Panginoon. Lord, dalangin po namin, Panginoon, na ikaw po ang mangusap sa iyong tao. Dear Holy Spirit, Lord, speak to your people. Give wisdom and understanding, Panginoon, to us for your word, Father God. And as I share your word this morning, Father, I pray, Lord, that may you put the words in my mouth, in my lips, Panginoon. I pray that every words that will be coming out of my mouth will be words from you, Father God. Use me as your mouthpiece, and may you continue to increase in me as I decrease in you, Father God. Salamat po, and we entrust everything to you, Panginoon, from the finish up to the from the start up to the finish, Panginoon, of this service, Father God. Dalangin ko that your message will be heard, Panginoon, that your name will be glorified and be magnified, Panginoon. I pray na lahat po kami ma-enlighten, Lord, at maibalik po yung focus namin, Panginoon, sa mission na nais mo pong ipagawa sa amin, Father God. We thank you, and we bless your name this morning. In Jesus' name we pray. Amen. Praise God. No? At in chapter 11, verse 1, ito po ang sinasabi. Now the whole earth had one language in the same words. And as people migrated from the east,
they found a plain in the land of Shinar and settled there. And they said to one another, come, let us make bricks and burn them thoroughly. And they had brick for stone and bitumen for mortar. Verse 4, then they said, come, let us build ourselves a city and a tower with its top in the heavens, and let us make a name for ourselves, lest we be dispersed over the face of the whole earth. Verse 5, and the Lord came down to see the city and the tower, which the children of man had built. And the Lord said, behold, they are one people, and they have all one language, and this is only the beginning of what they will do. And nothing that they propose to do will now be impossible for them. Verse 7, come, let us go down, and there confuse their language, so that they may not understand one another's speech. So the Lord dispersed them from there over the face of all the earth, and they left off building the city. Verse 9, therefore, its name was called Babel or Babel, because there the Lord confused the language of all the earth. And from there, the Lord dispersed them over the face of all the earth. Ito pong story pong ito ay after po ng flood, the descendants of Noah was able to settle in one place. Sabi nga po sa isang plain na tinatawag pong Shinar, or sa ibang translation po, ito po ay Babylon or Babylonia. No? At doon po sila ay, ang plano po nila, no? Magtayo ng isang city, no? Magtayo ng isang tower na aabot hanggang langit or kasing taas ng langit. Ayan, sobrang taas. With a purpose o para ano? Ayan, no? To, anong sabi doon? To make a name for ourselves. At ano pa? Para daw po hindi sila ma-disperse or ma-scattered. And that is really against the will of the Lord. At nung nalaman po ng Panginoon niya, mga kapatid, anong ginawa po niya? The Lord came down, pumunta po siya para tingnan ang ginagawa po ng mga tao. No? Actually, na-amiss pa nga ang Panginoon eh. Kasi they were united, no? United sila in one purpose. Kaya lang po, wrong intention, wrong motive. Talagang sabi ng Panginoon, kung walang imposible na hindi magagawa itong mga taong ito, no? Kung sila ay patuloy na magiging united. Kaya talagang ito ay nagpapatunay na hindi lahat ng unity ay maganda. Ayan, no? At alam nyo po, ay dito nga po, dahil nakita po ng Panginoon na ang motibo po nila ay mali, no? At against sa will at purpose po ng Panginoon to spread out or to scatter, no? Ang ginawa po ng Panginoon is bumaba po siya, and they confused them by giving them different languages. Amen? Nagkaroon po sila ng iba't ibang lingwahe. Kaya po ang tawag po doon sa Tower of Babel ay, ayan, the Lord's confused, ayan, no? Because there the Lord confused the language of all the earth. Confused. Kinonfuse po ng Panginoon ang mano mga unang panahon pong yon because of their wrong motive and because they are living against the will of the Lord. Amen. What is the will of the Lord po ba na ibinigay po sa unang mga tao? The will of the Lord, no, in Genesis chapter 1, verse 28, sa unang creation po, ang instruction po ng Panginoon is to be fruitful, multiply, fill the earth. In short, God wants them to spread out. And that remains consistent, no, nung nagkaroon din po ng bagong generation through Noah's family. In verse 9, verse 1, same instruction po ang ibinigay ng Panginoon kay Noah. Kung ano pong sinabi niya kay Adam and Eve, ganun din po yung ibinigay po niyang instruction kay Noah. And that is to be fruitful, multiply, fill the earth, and spread out. At ito po inulit ng Panginoon, same chapter, but another verse, verse 7. Which only means that this mandate of God was really important. Amen? From the fact na inulit po ito ng Panginoon, no, ng more than once, no,
Ibig sabihin, God wants us to really focus on it. And God wants us, talagang gusto po ng Panginoon na ma-accomplish po ito. Amen? Na hindi po natin ma-neglect po ito. And alam niyo po mga kapatid, God has been at work since the beginning of time to fulfill His purpose. And until now, He is working to fulfill His purpose. Sabi nga in Isaiah chapter 46, 9b to 10, sabi po ng Panginoon doon, I am God and there is no other. I am God and there is none like me. I say, my purpose will stand and I will do all that I please. Sa ibang translation po, I will do all to accomplish. Amen? So, the Lord is really in action or in work, no? Talaga to really fulfill His own purpose. Amen po ba? God's purpose in this age, mga kapatid, is to gather to Himself a people from all nations, no, of the world. Because God wants us, ayan, no, na ma-experience po yung Kanyang redemptive purpose. Amen? And God's purpose, mga kapatid, is to fill the earth with His glory. Amen? The redemptive purpose and the glory of the Lord ang mangyayari po, no? Yung po ang very purpose po ng Panginoon. At pero alam niyo po, mga kapatid, we sometimes have our own plan. Meron din po tayong mga sariling idea or goal. Kaya instead of glorifying God, no, sa kung ano ang meron tayo, many times, meron po tayong mga tendency to settle for less. Ayan, or to be comfortable kung nasaan po tayo or kung ano meron po tayo. Kaya minsan, katulad po ng mga descendants po ni Noah, nagsettle na po sila doon. Pero alam niyo po mga kapatid, God will really at work in fulfilling His purpose, mga kapatid. Amen? He will made a way. Kung yung mga taong pong yun, dinisperse ng Panginoon at iniscatter niya. No? Mga kapatid, God is still at work ngayon. Wala pong makakadlang sa plano po ng Panginoon. No? Sabi nga po, ito po ay mangyayari. God will accomplish it in His perfect time. Amen? God wants us to reach the three generations or tatlong tao po, no, na gusto pong i-reach out po natin, mga kapatid. Who are they? Ayan. Tanda lang po natin yung tatlong N para hindi po natin makalimutan. They are the next generation. Your neighborhood, kapatid. And the nations. The nations speaks the different tribes, mga kapatid. These are the different tribes, no, from all over the world, no, na nire-represent po. Amen? At the Lord wants us to reach them out. Amen? By His word. Amen? At alam niyo po, mga kapatid, ang pag-usapan po natin sa umaga pong ito, iikot lang po tayo sa limang tanong. But I pray that this 5 defining questions will give us clear understanding of God's mission in purpose sa bawat isa po sa ating in going into the world. 5 tanong. I pray that ito po ay makapagbigay po sa atin ng mas maliwanag pa pong mensahe mula po sa Panginoon. Ano po itong 5 tanong na to? First question, why is go or going into the world is important? Second question, if going into the world is important, why is it so neglected? Third question, what is going into the world all about? Fourth, what makes it going into the world so difficult? Ayan. And how can going into the world be accomplished? At simulan na po natin mga kapatid to answer yung ating pong 5 question. Para po sa unang tanong, why is going into the world is so important? Bakit mga ba mahalaga mga kapatid ang instruction po ng Panginoon sa atin to go into all the world? Bakit po ba mahalaga po ito? Mahalaga ba ito dahil ito ay programa po ng ating sibahan? Mahalaga ba ito dahil ito ay sinabi ng iyong pastor or pastora or mga church leader mo? Hindi mga kapatid. The answer is, because it is God Himself who give the command to His people. No? Ang Panginoong Jesus po ang nagbigay, no? Ang Diyos po mismo, mga kapatid, no?
God is the one who gave this command to His people. Simula pa lang po sa Old Testament. Yung na-share ko nga po sa inyo kanina in Genesis chapter 1, verse 28. Tapos Genesis chapter 9, verse 1. Genesis chapter 9, verse 7. The command of the Lord remains the same. And that is to be fruitful, multiply, and fill the earth. Amen? Yan po yung kumaan ng Panginoon. So, in short, God wants us to spread out. Amen? God wants us to be scattered. Amen? At hindi lang po yan sa Old Testament. Mababasa rin po natin ito in New Testament. No? Our Great Commission. Ayan. Alam ko po, favorite po ito ng marami sa atin. At ito rin po ang ating vision. Dito po galing ang vision. Vision statement po ng ating church. Ano pong sabi doon? Therefore, go and make disciples of all nations. At ito din po ay may parallel, no? Sa Mark chapter 16, verse 5, ano sabi doon? Go into all the world and preach the gospel to all nations. So in short, kaya po mahalaga mga kapatid, no? Ang mission ay binigay po sa atin ng Panginoon to go into the world because ang Diyos po ang nagbigay po noon sa kanya pong mga chosen people. Amen? So, if going into the world or go into the world is important, why is it so neglected? That is our second question for this morning. Kung mahalaga po ang commandment po ng Panginoon to go into the world, no? At preach the gospel, bakit po ito nanineglect? Bakit po ito nakakalimutan ng iba? Bakit po ito nababaliwala? Bakit po? Why? I think because there is the issue of the heart. Amen. Meron pong problem sa puso. Alam nyo po, in verse 4, kung mapapansin po natin mga kapatid, sabi po doon, come, let us build ourselves a city with a tower that reaches to the heaven so that we may make a name for ourselves, otherwise we'll be scattered over the face of the whole earth. Kung mapapansin nyo po, the word let us, ourselves, we, yung kanila pong motive ay talaga pong mali, mga kapatid, no? There is something wrong sa kanila pong puso ng mga panahon pong yan. Amen po ba? Sabi nga po mga kapatid, the heart of the problem is the heart. Ulitin ko po mga kapatid ha, the heart of the problem is the heart. Why? Alam nyo po, noong mga panahon pong yon, the heart of man, no? The heart of the descendants of Noah was not on God's calling and purpose to them. Wala po yung puso nila doon sa pinapagawa po ng Panginoon. Wala, hindi po nila nakuha yung heartbeat po ng kanila, ng mga tao po noon. Hindi po yung nais po ng Panginoon, no? They were busy fulfilling their own thing. Amen? Their one thing is not God's thing. Amen? There is one, meron silang one thing na pinagkakabalahan. At yung pinagkakabalahan nila, hindi po yun yung thing na gusto pong ipagawa sa kanila ng Panginoon. Amen? Man tend to neglect things that are not important to them. Naniniwala po ba kayo doon? Yes. No? We tend to neglect things that are not important to us. Totoo naman yung mga kapatid, kung hindi po mahalaga sa'yo ang isang bagay, hindi mo po yan paglalaanan po ng time. Amen ba? Pero kung mahalaga po sa'yo yan, sabi nga po, hahamakin ang lahat. Ayan, no? Talagang kahit umakyat ka pa ng bundok, talagang gagawa at gagawa ka ng paraan para magawa mo po yan. Amen? Hindi po, wala po ang puso nila doon po sa gustong ipagawa ng Panginoon. That's why they tend to neglect yung gusto pong ipagawa ng Lord sa kanila. They meant to spread out, no? To really subdue the earth, to multiply and be fruitful. Mga kapatid, in one of the valedictory speech po ni Kyle Martin, ito po yung kanyang sinabi, we are put on this earth by our Creator and we all have a purpose to advance God's kingdom that all may be saved. As you live your life on this earth, there is no greater good you can do for a person than to love them so much that you point them to
Jesus Christ. But first, He should be your first relationship that you cannot neglect. Alam nyo po, isa po ito sa, napanood ko na rin po ito before, itong valedictory speech na to, talagang sobrang powerful, no? At sobrang bold ng ginawa pong message ni Kyle Martin. And this reminds me, mga kapatid, no? Na if we will know our purpose and if we will have our intimate relationship po talaga sa Panginoon, naniniwala po ako na hindi po natin manineglect yung purpose po niya sa buhay po natin. Amen? No, tingin ko po, yung mga tao po noon, they were able to neglect yung kanila pong relation sa Panginoon ay talaga pong hindi na po ganun ka-intimate. Kaya po nakalimutan po nila po ang purpose po nila sa mundo. At ganun din po sa atin, mga kapatid. Amen? Alam nyo po, our intimate relationship in the Lord will really give us a clear vision sa gusto pong ipagawa ng Panginoon sa buhay po ng bawat isa sa atin. The more we will be deeper and intimate to the Lord, the more we will understand His mission for each and every one of us. Kaya going out into the world ay hindi po natin manineglect at hindi po natin makakalimutan. Amen po ba? Third question, mga kapatid, no? What is go into the world all about? Patungkol nga ba saan itong go into the world, no? At the answer is one thing. It is all about God's redemptive purpose for the mankind. Ulitin ko po. It is all about God's redemptive purpose for the mankind. Mga kapatid, every time we read scriptures, we should be excited to encounter the God of the world. Amen? And to see God's big picture and big God in the picture to every pages of the scripture. Amen po ba? Kaya nga po, dun sa first part po ng ating Genesis, yung chapter 1 hanggang chapter 11, alam nyo po, God was able to reveal Himself. No? He was able to reveal Himself. Alam nyo po, we will able to see God in Genesis, in the story of creation. God revealed Himself as a creator. Yeah, no? Siyempre, God create, no? Talaga, He create the creation. Ayan, kaya He is the creator ng mga panahon pong yan. The fall of man. Ayan, the story of the fall of man when even Adam sinned. God was able to reveal Himself as the one who restored. He is a God of restoration, mga kapatid. Amen? He is a God. Talagang He really made a way. Yes, nasira ang relasyon ng tao because of sin. But God made a way para po maayos po ang nasirang relasyon na yon. That's why He was able to send His Son, Jesus Christ. Amen? Para po sa'yo, para sa akin, so that you and me ay magkaroon po ng restoration ng ating relasyon sa Panginoon. Alam nyo po, the story of blood. Ayan, no? I hope na sana po nakakasabay po tayo, mga kapatid, ha? Sa story ng creation, God was able to reveal Himself as a creator. Sa fall of man, He is a God who restored. Sa story of the flood, He is the God who preserved. Nakita nyo po, mga kapatid, kung paano niya preserve po yung kanyang chosen people. And that is Noah. Amen po ba? Noah and his family. Yes, na-wipe out yung maraming tao. But God was able to preserve Noah. And from Noah, God was able to start another generation. Amen po ba? Hindi lang po story ni Noah. Pag binasa nyo po yung buong Genesis, makikita nyo po how God preserved His people to accomplish His purpose through them. Makikita nyo po yung buong Bible po, makikita po natin how God preserved His people. And dito naman po sa story of dispersion, no? We were able to see. Ayan. Yes, talagang dinisperse po ng Panginoon itong mga tao pong ito, yung mga descendants ni Noah. Dinisperse po niya for what? Because God wants to fulfill His purpose to the earth, which is to be scattered and spread out. Amen po ba, no? Here, God
revealed himself as God who fulfilled. Amen, no? So, doon pa lang po nakikita na, kaya nga, alam nyo po, let's be excited every time po na nagbabasa po tayo ng scripture. Talaga po, let us always be excited kung paano i-reveal ng Panginoon ang sarili niya po sa every pages po ng scripture na binabasa po natin. Ano lang po yun, ha? In Genesis 11 chapters lang po yun. Pero God was able to reveal himself differently, no? Doon po sa iba't ibang pangyayari. Doon po sa primitive history. Amen po ba? Lagi po natin tandaan, mga kapatid, that our God is a covenant-keeping God. Amen po ba? No? At alam nyo po, in accomplishing yung kanya pong redemptive purpose, mga kapatid, this is His very purpose, mga kapatid. God wants to save all men. Kaya po, ang story po ng Bible mula po sa umpisa hanggang sa Revelation ay patungkol po sa redemptive purpose po ng Panginoon. It is all about God's redemptive plan to the mankind. Amen? Kaya naman po, kung makikita nyo po sa screen, makikita nyo po yung comparison before the Babel, after the Babel, and Jesus' strategy. Makikita nyo po dito yung strategy ng Panginoon kung paano po niya inaccomplish ang kanya pong redemptive plan. Amen? Tingnan nyo po, nung before nung Babel, yung mga tao po, meron po silang single cultural groupings, no? Talagang ano mga panahon po yun, single group lang po sila. They were in one place, no, mga kapatid? Pero alam nyo po, after Babel, ano pong nangyari? They were able to multiply. Nagkaroon po ng multitude of men, no, humankind. Nagkaroon po ng iba't ibang cultural groupings dahil nga po nag-iba-iba po ang kanilang mga lingwahe, no? At ano pong nangyari? God used humankind as His human agents, no? He chose humankind to be His human agents to accomplish His purpose, no? At hindi lang yon, no? After Babel, they were able to scatter, no? Hindi lang po different groupings yung kanila pong lingwahe, but they were able to scatter in geographical location. Kaya naman po sa story po ni Jesus Christ, pinagpatuloy po 'yon, no, yung command sa atin ng Panginoon para ma-accomplish yung kanyang redemptive plan to make disciples, to go make disciples into all the world. Alam niyo po, salamat po sa biyaya ng Panginoon dahil po sa mga human agents na ginamit po niya. And God is really faithful in fulfilling His purpose to scatter. Nakarating po sa atin ang magandang balita ng Panginoon. Amen po ba? No? Nakarating po sa panahon po natin ngayon. Pag alam nyo po, sa ngayon po na naririnig natin ito pong salita ng Panginoon, that's a proof, mga kapatid, that God is still at work even sa panahon po natin ngayon. Amen? He is really at work in accomplishing His redemptive plan to each and every one of us, mga kapatid. God wants to redeem His people from sin. Amen? At fourth question, mga kapatid. What makes it go into the world so difficult? Wow! Parang sobrang hirap nito, no? Difficult nga, eh, no? Bakit nga ba, mga kapatid, mahirap sa'yo o mahirap sa akin nagawin itong instruction po ng Panginoon? Yes, nalaman na natin na ito ay mahalaga sa Lord, no? Nalaman natin na it is a command given by the Lord. Pero bakit nga ba, mga kapatid, na napakahirap sa atin? Ano ang mahadlang? Ano ang mga bagay? Ano ang dahilan kung bakit hirap na hirap po tayong gawin, na kahit ilang years ka ng Kristiyano, mga kapatid, hirap ka pa rin mag-disciples. Wala ka pang disciples, no? Focus ka lang kung nasaan ka ngayon. Sige, tingnan po natin, no? Tingnan po natin ano yung mga dahilan. I will just give you few reasons, no? Kung bakit po tingin ko na ang bawat isa po sa atin ay nahihirapan pong gawin ito. Una, no? In verse 2, sabi po doon, as people moved eastward, they found a plain in Shinar and settled there. Settled there. Gusto ko pong ano yun po yung salitang settled there. Ayan. First reason kung bakit po hindi po tayo, hirap na hirap po tayong lumabas or dun gawin ang nais pong ipagawa ng Panginoon. Why? Because we want comfort. Comfort and convenience that this life offer. Gusto po natin yung comfort. Katulad po ng mga lahi po ni Noah.
No, gusto na po nila doon manatili na lang po sa isang plane sa Shinar. Ayaw na po nilang umalis. Kaya doon gumawa na po sila ng city and they were able to build a tower. No? Mga kapatid, alam niyo po, ayan. No, wala pong masasaktan. Ayan, no, minsan po sa ating mga Kristiyano, minsan komportable na po tayo na umaattend ng simbahan, komportable na po tayo sa kung ano po yung estado mo ngayon bilang isang Kristiyano. But alam niyo po mga kapatid, that is the risk. No, kapag ikaw po ay nakontento na sa kung ano kang meron ngayon, risk po yan, yung complacent, mahirap po yan sa buhay Kristiyano. Amen? Kasi anytime, no, talagang maaari pong gawing lies yan ng enemy. No, God, baka matambay ka na lang dyan for how many years ka nang nandyan, kapatid. Sayang naman, may gusto pang i-accomplish ang Lord sa buhay mo. No? Alam ko po, sabi po, one time, naalala ko po, no, sa share po ng isang pastor, ang generation daw po natin ngayon ay mga takot na po sa sacrifices. Totoo ba yun? Naniniwala ko, hindi. Sa Elder Commonwealth, lahat yan, mga willing mag-sacrifice, no? Pero majority daw po sa generation ngayon, ayaw na daw po ng sacrifices. Gusto na lang daw po comfort at convenient ng buhay. Kaya nga nauso yung mga instant coffee, instant noodles, at saka mga fast food. Yung iba, hindi na sanay maghintay ng matagal, no? Ngayon, at the comfort of your home, kaya mo nang umorder ng pagkain, nandyan na, ayan, no? Kung may delivery ka, gusto kang pick upin, pa-pick up mo lang. Meron ng Mr. Speedy, may lala mo, ba't kung ano-ano pa, no? Those are the comforts of life na somehow, no? Alam niyo po, sa spiritual life, huwag po nating hayaan na manatili po tayo sa ating comfort zone. God wants us to go out of our comfort zone. Kapatid, do not settle for less. Naniniwala ako na kung ano ang estado mo ngayon. If you will allow God to work in your life, He will accomplish more things para sa'yo. Hindi ka lang para dyan. Sa ginagawa mo ngayon, I tell you, God can do greater things para sa'yo. Step out. Go out of your comfort zone. Uy! Go out of your comfort zone, kapatid. Huwag kang manatili na nandiyan ka lang. Amen. Ito rin po nakakatakot sa comfort zone. No? Minsan, komportable na po tayo sa mga taong kasama natin. Naalala ko po, when I was a new, bago pa lang po ako dito sa ating simbahan, naalala ko, sinasabi po ng pastor, ni pastor, ayan, sabi niya, at try nyo namang makihalubilo sa mga ibang tao, parang kayo na lang lagi magkakasama. Ayan. Minsan, komportable na po tayo na tayo ang magkakasama. Kaya, kahit ang liit-liit po ng simbahan po natin, pustahan tayo kapatid, hindi mo kilala yung iba po nating brethren. Totoo ba? Oh, di ba? Sabi ko sa iyo eh. Why? Because we were comfortable kung nasan po tayo, kontento na lang po tayo na atin ng simbahan, uuwi, kontento ka na lang na sila-sila na lang yung mga kasama mo. Kaya nga po, in a one of our connect group, lagi ko po silang ini-encourage, no? Kapag Sunday service, kapag may first time, may makihalubilo naman kayo, no? Sa iba, get to know one another. Hindi naman po sobrang laki ng church natin para hindi natin kausapin at makausap po yung bawat isa. Amen? So, alam niyo po yung mga associations, yung mga, dahil sanay na tayo kasama ang isa't isa, delikado din po yan eh. Hindi na po nakakapasok yung iba. Nagkakaroon na po ng wall. Nagkakaroon na ng division. Amen? Kapatid, matakot ka. Dahil kapag yan, ay against the will ng Panginoon ako, baka i-disperse kayo, kapatid. Ayan, no? So, go out of our comfort zone. Go out of yung ating mga comfort association ng mga tao. Gusto po ng Lord mag-spread out tayo. Gusto niya tayo mag-scattered, no? Ayaw niya na iilang tao lang yung ating mga makakahalubilo o marireach. I tell you, kapatid, kapag lumabas ka dyan sa comfort zone mo, ayan, baka gamitin ka pa ng Panginoon to reach out more lives and lead Him to Him for His glory. Ano pang iniintay mo sa pagbalik natin ng physical fellowship? Ayan, alam na this, kapatid, no? Ano pa ba? Tingnan niyo mga kapatid, dahil masyado tayong komportable, no? Bigla lang pumasok sa aking isip. Ayan, tuloy, wala na tayong physical fellowship ngayon. Biro lang. But lahat po tayo nasa comfort na ng ating bahay. At yung iba nga, kaya sobrang komportable na lang, kahit online service, late pa din. Pambihira, late na nga ng physical fellowship, online fellowship, late pa din. Sobrang convenient na nga, kapatid, dahil hindi ka na nagbiyahe, hindi ka na naligo, gigising ka na lang, tapos sa harap ka sa camera mo, late ka pa.
Alam niyo po, sobrang delikado po talaga ng pagiging convenient, no? So, kapatid, ayan, no? I pray na sana nasa convenient place na tayo, nasa bahay na natin. Huwag na po tayong malate sa ating online service. Ibigay na po natin yung best natin, eh. Nasa bahay na nga po tayo, amen ba? Nakakahiya naman kay Lord. Ginagawa mo yan hindi dahil sinabi ng pastor mo, dahil ni-remind kita sa umaga pong ito. Dahil yan ang gusto ng Panginoon. Diba? Sabi nga, and everything that we do, dapat ang gagawin natin ito for the glory of God. Amen? No? That God be glorified. No? At kaya kapatid, I pray na sana next week hindi ka malay sa service natin. Okay? And bakit pa tayo minsan hirap na hirap, mga kapatid? Maliban sa ayaw nating lumabas sa ating comfort zone, gusto mo na lang magpa-comfort. Ayan. Second, because of the carnal sin that men are entangled with. Alam nyo po, in verse 4, no? In verse 4, the man, yung mga people po, ng mga panahon po yan, they were guilty of sin. Ano po yung sin nila na nagawa ng mga panahon po yun? Yes, man is talagang by nature, we are a sinner. No? Talagang sinner po tayo. Alam nyo po, talagang makikita po natin doon yung sin talaga that they are entangled with, eh, mga kapatid. Eh. They were guilty of pride of life. Amen? No? They were guilty of self-glorification. No, gusto nila yung glory sa kanila. Sabi nga nila, let's make a name for ourselves, which is against sa will ng Panginoon. Dahil dapat pangalan lang po ng Panginoon ang tinataas dito. Amen? Ang tinataas, hindi po pangalan ng sino man. Amen? Ano pa doon? No, nakita po natin that during, kung mapapansin niyo po, during the building of the tower, puro let us, hindi po involved ang Panginoon. By their own effort, self-effort, no, they try to live a life independently from the Lord. They live a life apart from the Lord. And minsan tayo, mga kapatid, bilang isang Kristiyano na o matagal ka ng Kristiyano, meron pa pong sin na nananahan sa atin. Amen? We are entangled pa din po sa mga kasalanan natin. Alam niyo po, yung mga kasalanan na yan, na nasa atin, kung ano man yan, pride of life man yan, lust of the flesh, lust of the eyes, or kung ano-ano pang mga kasalanan, mga kapatid. Alam nyo po, isa po yan sa dahilan kung bakit ikaw at ako nahihirapan pong gawin ang nais po ng Panginoon para sa atin. Isa lang po yung to go into the world. Marami pa pong gustong ipagawa ang Panginoon. Amen? At kapag ikaw ay ako, at ako, nandyan pa po at entangled pa sa mga kasalanan na yan, hindi po natin magagawa. Sinasabi ko po sa inyo, mga kapatid, yan, mahihirapan po tayong gawin ang gusto pong ipagawa ng Panginoon. Amen? That is a rebellion against God. Amen? Alam nyo po, nakakatuwa po itong mga taong ito, eh. No? David has one thing. Anong one thing ni David? In Psalm 27 verse 4, sabi niya po doon, only one thing I have from the Lord that I may seek. Yeah, no? Pag binasa niyo po 'yon, in Mary, no? Ano yung one thing ni Mary? Only one thing is necessary, sabi ni Mary. And si Paul, what is one thing ni Paul? And Philippians chapter 3 verse 13, one thing I do, no, that I keep pressing towards the goal that God has set for me. Kapatid, what is your one thing? If God thing is your one thing, ulitin ko po, kapatid. If God thing is your one thing, hindi ka pong mahihirapang gawin ang pinapagawa ng Panginoon sa'yo. Pero kung ang puso mo, ang isip mo, marami pong mga naka-insert po dyan na ibang bagay, no? Mga bagay na hindi po nais ng Panginoon para sa'yo. I think, kapatid, kailangan mo nang mag-unload, no? I-unload mo na yan. At itira mo yung isang bagay na gustong ipagawa sa iyo ng Panginoon. Amen? Is God thing your one thing? Is God thing your one thing, kapatid? If not, come to God. Allow Him to work in your life. And to set your heart into His purpose for your life. Ulitin ko po, mga kapatid, ha? Is God thing your one thing? Kung hindi pa, kapatid, allow Him to work in your life. And you will see kung paano po siya kikilos sa buhay mo. Amen? Set your heart
into His purpose, mga kapatid. Set your heart sa purpose po na pinapagawa po ng Panginoon. Kapag po yun ang nangyari, kapag nakita mo po yung one thing na gustong ipagawa sa iyo ng Panginoon, huwag multiple thing, kapatid, just one thing. Alam kong hindi ka mahihirapan na gawin ang gustong ipagawa sa iyo ng Panginoon. Amen ba? No? So, kaya let's continue, mga kapatid. No? Para po sa ating pang-five na tanong, ayan, what makes it go into the world so difficult? Bakit nga ba, mga kapatid, pang-apat pa rin po pala ito, no? What makes it go into the world so difficult? Bakit nga ba mahirap? No, katulad po ng mga nabanggit po natin kanina, gusto ko pong tanungin ang bawat isa po sa atin, mga kapatid. What are your possible babel in your life that makes you difficult to give up for the Lord? Ano yung babel mo? Yung mga tao po ng mga panahon pong yan, they were busy in building their own city, the Tower of Babel, that they tend to neglect yung pinapagawa po sa kanila ng Panginoon. Kapatid, meron ka bang babel dyan sa buhay mo? No, it might be your position, it might be your abilities, it might be your power, your skills, your talent, your fame, or your fortune. Amen? Ito bang mga bagay na to, mga kapatid, ang humahadlang for you to be used by God and to accomplish His purpose through you? And gusto ko pong iwan ang tanong na ito para po sa tanong na ito rin. Ayan, no? What are the potential babel in your life that hinder you in advancing your kingdom? Ikaw lang po ang nakakaalam niyan, kapatid. And I pray na kaya mong isurrender kay Lord yan. Amen? Kaya mong isurrender at isuko po yan sa Panginoon. And let's go sa ating pong last question. How can going into the world be accomplished? Paano po natin ito ma-accomplish? Unang-una po, God will surely accomplish His purpose through His chosen people. Amen? God Himself, no? Sabi nga po in Isaiah chapter 46, verse 10c, and I will accomplish all my purpose. God Himself will accomplish His through whom? Through His chosen people. Mga kapatid, God is still at work in accomplishing His purpose to the world, even in our situation today, being in the pandemic lockdown, no, for how many months na po, but God is sovereign to fulfill His purpose, no. The gospel cannot be locked down by this pandemic. Yes, we may not have able to meet physically, but because of the new platform that God provides, God work continues. Amen? What is happening now is a proof that God is at work and God is in control of everything. Amen? Ang tanong, are you willing to be used by God to accomplish His redemptive purpose to the mankind? Yes. No, God will use people to accomplish His purpose. At nakita po natin yan sa Bible. From Genesis up to Revelation, God used human. Hindi po angels. God used human to accomplish His purpose, His redemptive purpose to the mankind. Kapatid, gusto mo ba? Are you willing, no, to be used by God? Tandaan lang po natin ang acronym na OBEY. Obey God wholeheartedly. Sundin mo ang Panginoon, kapatid, ng buong-buo, walang reservation. Sabi nga, partial obedience is still disobedience to God. Kaya obey the Lord wholeheartedly. Be always at guard by the trap of settling for less or the comfort zone. Ayan, no? Huwag po tayong magpa-aliw, ano? Huwag po tayong maniwala sa lies ng settling for less, no, or comfort zone, no? Pangatlo, so we have O for obey, B for be always at guard, E, embrace and endure the cause of following Jesus. Amen? Hindi po madali ang pagsunod sa Panginoon by His grace, but may we continue to embrace, no? May we continue to endure everything, whatever may happen. Let's continue to follow Jesus and fulfill, no, yung gusto niya pong ipagawa sa atin. And lastly, why? Yield or surrendered
in the power of the Holy Spirit. Hindi po natin kayang gawin o gustong ipagawa ng Panginoon on our own strength, no, on our own mind. It is all by God's grace and by the power of His Holy Spirit living in each and every one of us, mga kapatid. Kaya iiwan ko po sa inyo, mga kapatid, ang limang tanong na ito as your reflection question. No, hindi po verse ang iiwan ko sa inyo. Gusto ko pong iwan sa iyo ang tanong na ito, kapatid. Is going into the world is important? Ah, sorry. Why going into the world is important? Bakit mahalaga para sa iyo, no, na gawin ang gusto pong ipagawa ng Panginoon to go into the world? And if going into the world is important, bakit mo ito naniniglek, kapatid? No? Bakit mo ito naniniglek? And what makes it hard for you? Or what makes it difficult for you, kapatid, to go into the world? Bakit ka nahihirapan, kapatid? No? And lastly, papaano mo, no? Papaano ka gagamitin? How can God use you to accomplish yung kanya pong will and purpose to go into the world? Amen? Papaano? At yan gusto ko pong iiwan na tanong po sa bawat isa po sa atin. And if someone here is being blessed, no, being touched by God's message this morning, and you were challenged by it, but you don't have personal relationship with the Lord yet, kapatid, start by having a relationship with God. Surrender your life to Him and allow Him to be the Lord and Savior of your life. And if you are a believer for too long, and it seems na somehow you neglect God's purpose sa buhay mo, kapatid, and you feel condemned, and you feel regret for the years na nasayang, no? Kapatid, it's not too late. Recommit your life once again to God. Offer your life to Him without reservation. Surrender your life to Him completely. And allow Him to use you as your instrument in fulfilling His redemptive purpose to the mankind. Let us pray, mga kapatid. Father, we thank you for the message that we have received. Thank you for reminding us on the mission that you have given to each and every one of us, which is to go into the world, to reach out the next generation, our neighborhood, and the nations. Forgive us, Lord, if sometimes or most of the time we tend to neglect the very calling you have given to us. Forgive us, Lord, that we are too busy pursuing our personal agenda, that we neglect and forget your agenda. And this year, Father, help us to start a new life in you. Restore our passion and love for your name and for your purpose. We are asking for your grace, and allow us to once again offer this life of ours to you and be used by you for your greater glory. Use us as your instrument in fulfilling your redemptive purpose to the nation by reaching them and sharing your love to them. In Jesus' name we pray, Amen. May the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face shine upon you and be gracious to you, and may the Lord turn His face towards you and give you peace. God bless you, mga kapatid. See you again next week, and be a blessing.